Mabuhay! Lan Raju here and welcome back to my channel! Yes, guys, kung makikita ninyo, same face, same makeup, iba lang yung hikaw at iba lang yung hairstyle. Hindi na ako nag-atubilin pang mag, like, makeup for another day or baguhin itong makeup ko kasi upo lang naman din ako dito and then magchichika lang din naman ulit kasi yung lahat nung nangyari sa paggawa ng studio ko, lahat yun, film ko na. May mga film na as in konti lang yung na-film ko kasi nung mga time na nagpagawa na ako nitong studio, itong loob, brown out kasi nga nagbagyo. Kung mapagpansin kayo, makikita ninyo na umokay-okay ngayon yung aking lights. Umokay-okay din ang aking siguro visuals kasi syempre na dahil sa lightings. Of course, kasi meron na tayong studio! Maganda-ganda na kung maririnig ninyo ang aking boses. Buo na siya ng very light kasi nga nagpa-soundproof ako nitong aking studio. Hindi ko na masyado maririnig yung mga sa labas at hindi na masyado makakalabas yung sounds. Hindi rin masyadong nage-echo. Kung maririnig ninyo, hindi nagsasound back kasi nga nandahil sa studio. Yan lahat guys, ipapakita ko sa inyo. And bago man tayo magsimula sa mismong construction nitong studio, ipapakita ko na muna sa inyo guys yung film ko dati na supposed to be, ipopost ko siya after nung living nung kay mama, after nung nangyari kay mama. Ipopost ko sana siya guys kasi sabi ko, ito yung grand comeback ko eh. Ibabalik ko ulit yung mga gamit, mas maiwas na. Kaya lang, yun nga, nagkaroon ng like problema or kung ano paman, ulit nga sa laptop, going back ulit sa laptop, yun nagkaroon ng problema, hindi na ako makapag-edit, kaya hindi ko na post. Hindi ko rin na-edit. Comment down below kung gusto niyo i-post ko pa yon, makita ninyo. Pero ito guys, papakita ko sa inyo, yung some of the clips, sana meron pa ako, ayan, flash. Ayan, kung makikita ninyo, ayan ang aking studio dati. Makikita ninyo, inaayos ko yung aking studio. Nilinisan ko lahat ng gamit kasi maalikabukin talaga guys dito sa aking studio location. Kasi nga, kung makikita ninyo at kung na-explain ko sa inyo dati, katabi lang namin is kalsada. Maraming sasakyan na dumadaan. Thankful ako ngayon kasi walang masyadong marami sasakyan kasi nga quarantine. So makakapag-film ako, clear ang aking voice, and then walang masyadong mag-i-interrupt sa akin, dire-diretso lang. So ayun, going back sa pag-setup ko nung dati kong studio, kung makikita nyo, ayan, sementado pa lahat, wala pang pintura, wala pang flooring, semento pa yan lahat kung makikita ninyo. Tapos, gumagamit lang ako ng backdrop na portable studio backdrop na binili ko pa. Ayan, kung makikita ninyo, white. Nag-set up ako dyan ng light gamit and etc. Nagpatulong pa ako nyan. Mabilis na aking studio and everything nice. Lahat yan, ginawa ko. Nag-film ako nyan. Pero yun nga, hindi ko na i-post. Pero kaya nila, maipakita ko pa rin naman sa inyo. Yan yung dati kong studio. At ito na, magsisimula na tayo sa pag-construct na aking studio. Una sa lahat, of course, papatayos natin ang aking studio. Pagpatayos ng studio, hindi ko na siya na-film sa pagpili ng tiles kasi like, nagyaya na agad si Daddy na, halika na, kung hindi sisimulan ngayon, kailan pa? Habang nagsasalita ako, papakita ko na lang sa inyo yung pagpasok na ng mga tiles. Of course, pinili ko puti para at least maganda ang reflection, ang bounce back ng light sa akin. Hindi mapili guys ang puti sa furniture. Pwede kayong mag-team ng color blue yung mga gamit na ilalagay nyo, color blue. Kung gusto niyo ng like red, red. So ayun yung pinili ko. Color white sa tiles and then color white din sa dingding.
course, sinimulan na agad yung pagpapatiles. Yung iba kong files, guys, hindi ko na nakuha. Siguro na-delete ko na kaagad after. So, ayun, ang pagpatiles. Ayan, kung makikita ninyo. Guys, kahit guys, brownout ha, dire-diretso ang pag-construct. Walang makakapigil. Kasi yun na, hinabol ko na bago ako mag 21st birthday, sana maganda na itong aking studio location. Pero wala pang harang guys ha. After nung celebration ko, saka na ako nagpaharang. Kasi yun nga, para at least maiwas nung celebration ko, 21st birthday celebration. Ipo-post ko yun guys. Maghintay kayo kasi yung lahat ng nabangi nung birthday ko, makikita ninyo. Lahat ng mga mga kabaliwan nila makikita ninyo. Post ko nila yan sa panibagong video ko. So, going back tayo sa aking pagpatiles. After ng pagpatiles, of course, nagpapintura. Tumulong ako sa pagpintura. Ah, hindi naman. Ayoko. Ah. Basta yun, tumulong din ako sa pag mga tanggal ng mga kung ano-ano. Ayan, after guys, nung magpapintura, edi natapos na. So ayun guys, nagkaroon na ng 21st birthday celebration dito sa aking studio. Pero wala pang harang. And after that, dali-dali, siguro like February kasi hinintay muna din matapos yung birthday ng kapatid ko. Bunso, January 8 and then January 29 yung pangalan akong kapatid. Ayan, nag-birthday din siya. Hinintay muna matapos lahat ng birthday, sinimulan na agad ulit yung pag-construct naman itong dingding. First week ng February, sinimulan agad siya. Natapos agad siya for a week. Kung makikita ninyo sa video, na ipapakita ko sa inyo, inunang sinimulan yung pagbutas ng dingding para may paglagyan yung mga kahoy. After that, pagkatapos na maglagay ng foundation ng ating wall na plywood, ayan. Kaya itim yung nilagay daw na Channeling Bumblebee na 2x2 kasi para daw matibay, hindi anayin or anything na ganyan, something like that. After that, nagpa-wall agad. 1.5 ata yung wall para makapan, basta something like that or 2 or hindi ko alam eh. Si Daddy yung pinadecide ko. Si Daddy and then yung caretaker namin sa lani guys sa farm namin doon, yun yung nag-construct nito. Pagod, siya mismo nag like pokpok, siya mismo naglagay, and I have a supportive daddy. Hindi ito magiging successful kung walang, of course, supportive family, lalo na si daddy. Sila yung naglagay, as in, look at pawis, ako kaartihan, video-video lang, ganun. Tapos tumulong din naman ako, guys, sa paglagay ng pang soundproof. At ito na nga. Kasi nalaman ko ito sa isang friend ko na may studio. And then, nagtingi-tingi din ako sa YouTube na, oh nga, maganda din talaga. Ang alternative sa foam na pang soundproof is yung egg tray. So, yun yung nilagay ko. Yun yung pinalagay ko. Para at least, syempre, budget-friendly. Hindi naman tayo ganun kaya money. Ang dami na natin nagastos dito, no? Kaya, yun lang ang kinaya.
So ayun, nagpalagay ako lahat ng wall, pinalagyan ko dito sa, kung makikita ninyo sa video, magsimula dun sa isang wall hanggang dun sa pangalawa pang wall. Lahat yan guys may egg tray, pero dun sa like wall sa labas na naharap na ng kalsada, wala na of course. Doon lang sa dalawa para at least ma-absorb niya na yung sounds, wala na magbabounce back na echo, di ba? So far, effective din naman, wala kayo masyado maririnig na echo, di ba? Comment down below guys kung tama ba yung pinaggagagawa or kailangan pabalagyan ng like egg tray. Kasi kung sa loob ng studio mismo lalagyan ng egg tray, ayoko na kasi parang messy type na siya, hindi na siya magko-complement sa design sa loob. So sa labas lang siya nilagyan. So after nyan, paglagay ng egg tray, pinatungan ulit ng wall para inipit siya na parang like patawag siya, ang palaman, pinalaman siya para at least yung mga papasok na sounds sa akin, i-absorb niya na, gaganon-ganon na siya, hindi ipabangus back niya. Wala na, hindi na makakapasok dito sa loob. And lahat ng pinag-chika ko ngayon dito sa inyo, hindi masyado marilingin sa labas. So ayun guys, na-soundproof na siya. After mag-soundproof niyan, nagpa-masilya na. Of course, kailangan makinis. Ay, shots, natanggal na na. So, going back, pinamasilya para at least makinis yung wall na akala mo sementado talaga siya. So, pina-smooth siya. Bago si kuya ha, kaya lang yung ginamit dito sa wall, di ko alam kung pang wall ba ito or pang kahoy kasi guys, nag-yellow siya kung i-compare mo doon sa dingding mismo na sementado. Basta papakita ko na lang siya sa inyo guys sa isa ko pang video. And at last, natapos din. Of course, yung pintuan guys kasi brown siya. Comment down below kung anong maganda, kung ipapintura ko pa ba siyang white or pabarnis na lang. Ang dami kasi nagsasabi yung mga matatanda, ipabarnis na lang daw para maiba naman. Pero ang team kasi dito sa studio ko is white and gray. Yun pala guys, ang pinili kong color, white and gray. Kasi nga, pleasing sa eyes. Akala mo nasa hotel ka, akala mo pang yayamanin, ano? Pero hindi naman. Tamang Kemerut Bumblebee lang. Mga kakemihan sa Wuhan. Ayun, di ba? So, going back ulit. Ayan, natapos na itong aking studio. Binalik ko na sa loob yung mga gamit. Pinag-aayos ko na ulit siya. And marami pa ako guys ilalagay dito sa aking studio. Makikita nyo, ayan yung before, ayan yung after, diba? Malaki-laki naman na yung pinagbago. And then, dugot pawis natin siya, guys. Itong vlog ko na ito, guys, hindi naman blinag ko ito para magmayabang, of course. Nag-film ako para at least maging inspiration sa inyo or makakuha kayo ng idea sa paggawa ninyo ng studio ninyo or room ninyo na makakuha rin kayo ng like inspiration or motivation na gawin itong ganito ganyan para at least ay makagawa rin ako ng ganyan, di ba? Marami nang negative sa mundo, huwag na kayo dumunta. Mag-positive thinking na lang kayo. Okay? So, ayun guys, share ko lang sa inyo din kasi masasabi ko na proud ako sa sarili ko kasi ayun nga, nakapagpagawa na tayo ng acting studio. Wala naman ako siguro masyadong nakalimutan na i-chika sa inyo. Basta yon after guys, kasi makonstruct itong aking studio, wala pang divider, naging inuman sesh itong aming bahay. Dinadayo ako ng aking mga friends para lang uminom dito. Kahit nga may divider na eh, kahit buo na itong studio, dito mismo sa studio, dito kami natulog. Dito sa labas, inom, tuloy ang inuman, continue ang inuman, girl. Na kahit may studio na inuman pa rin. Feeling ko nga itong studio, hindi ito studio, inuman. Comment down below sa mga friends ko, mga mahilig pumunta dito na super inom ng inom na. Comment down below. Ano, inuman tayo? Cheers. Charles.
So, dito ko na tatapusin itong aking video. Hindi ko na ito pahahabain pa kasi mahaba na nga, di ba? Abutin na lang itong 30 minutes. Sa isang video ko na lang ulit yun, isasabay yung mga hindi ko pa na-ichika. So, guys, thank you all so much for watching. Sana huwag kayong magsawa na manood sa aking videos. And I will promise you guys na at least once a month, once a week, may video ako na i-upload. Hoping na mangyari yan. hindi ako masyadong napapromise, but I will do my best na makapag-create ng content every week for you, of course. Thank you all so much, guys, for watching. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, don't forget to subscribe. And of course, click the ring bell. Ano ba yan? Basta i-ring ninyo yung bell beside yung bell. At least kayo sa lahat ng bago kong videos. And of course, huwag akong kalimutan na i-follow sa aking social media accounts. Ayan, makikita ninyo. And of course, sa aking TikTok, i-follow nyo, guys. Thank you all so much, guys, for watching. See you in my next video. Bye, guys. I miss you all so much. Mwah.